Ibigin ka'y kasalanan. I play Jun Real, siya yung father ni ng character ni Ding Dong Dantes ni Anthony. In a way, what happens is how does a straight person like him deal with the problem that his son eventually brings into the family? Is he the type who will continue to support his son kahit na alam niya na mali yung ginagawa, you know? So yung dilemma ng character ni Jun Real. Ang role ko rito ay ang tatay ni Maricel Soriano, no? Ang aking asawa ay si Celeste Legaspi. Mahal ko yung aking pamilya. Maganda ang aking layunin para sa kanila, lalo na dun sa aking anak nga. Pero ang nangyari, na-disappoint yung ama dahil nakapag-asawa siya ng isang nakababata sa kanya at pagkatapos ay iniwan pa niya ang kanyang karir. I played the mother of Milet. Maricel Soriano, and I'm very supportive of Milet. Ang role ko dito ay ama ni Lovie po. Bilang anak ko, naturally I have to protect the interest of my daughter. Ako si Sandy, isa akong teacher, pero hindi lang, ex ako ni Anthony, yung character ni Ding Dong. Pero naging close na rin ako kay Milet kasi nung nagkakilala naman sila, matagal na kaming wala. Yung role ko po dito si Dado Salazar. Kapatid ko po dito si Lovie po. Ang role ko dito ako si Alan Real. Ako yung nakababatang kapatid ni Ding Dong na si Anthony Real. And malapit ako dito kay Ate Milet na si Miss Maricel Soriano. Ako po si Vincent Dumlao. Ako po yung isa sa mga naging kabarkada ni Anthony nung pumunta siya sa Cebu. Ako po yung devil's advocate sa buhay ni Anthony. Ako yung pro-habol ng chicks, kahit may asawa. It's a very impressive cast, no? Aside from Ding Dong, Maricel, and Lovie, you have Robert Revolle, you have Celeste Legaspi, you have Tommy Abuel, you have Susan Africa, you know, you have Connie Reyes. It's always nice kasi I'm looking forward to yung ensemble work of everybody. Masaya ako dahil maganda yung project. Backstage, nasa starstruck ako whenever I see them. Mas na-inspire pa ako na mas pagbutihin yung work ko. Super excited, tsaka kinikilig ako. Very flattered to be in this cast. It's my first teleserye with GMA. And it's such a learning experience to work with Maricel. Very proud of being part of the cast nitong show na ito. Ibang klaseng infidelity ito. Pareho niyang pinakasalan eh. So medyo may kaso tong ganitong klaseng infidelity. Basically, ito is, I think ang pagkakaiba nito is yun nga, the plot. Eventually, yung Anthony, the Ding Dong character, is going to be married to two women. What I like dito sa Mrs. Real, the situations happen because people are weak, and yun ang nakikita mo. And how do they deal with it? How do they try to work it out? Idol ko yung kuya ko eh. Idol ko yung relationship nila ni Ate Milet. So ang papanigan ko talaga sa side ni Ate Milet. Of course, I'm on Milet's side. I mean, hello. Si Milet kasi siya yung pinakaunang wife eh. Team Milet kasi siya yung unang asawa eh. Eh yung kasal, ibang usapan yan. Not to mention they have a child kahit adopted. Siyempre, Team Milet kahit anong mangyari. Although pag nakita mo naman yung story ni Sheila, hindi naman niya talaga alam kung na ganun pala yung pinasok niyang sitwasyon. Team Sheila. Kasi anak ko si Sheila in this story. Ang interest ng aking anak, si Sheila, played by Lovie po, ang aking unang-unang concern. We'll show you how to love your family more. Nakilalanin muna siguro talaga yung isang tao bago ka pumasok sa isang malalim na relasyon sa kanya. Dapat hindi lang palaging puso yung ginagamit, gamitin din yung isip talaga.
I hope that you see how people struggles with temptation, with choices, difficult choices, with love, with commitment. What does it mean? Kung ano ba ang ibig sabihin ng mga to? Pag ikaw ay nagmahal ng isang tao, kailangan ang pagtitiwala mo ay kompleto. At iiwanan mo na lang kay God kung ano yung maaaring maging mga problema. Matututunan nila is how to handle the situation when it happened. Kasal sa puso. Kasi pag sa papel, papel lang naman yun eh. Pwede mo naman sulit kahit. Hindi mo siya mako-compare. Yes, kinasal nga kayo sa papel. Hindi naman kayo nagmamahala. Nagpakasal lang kayo for power, for fame, or kung ano man. Meron naman iba, kasal lang sa puso. Hindi sila pwede kasal pero tunay na nagmamahalan sila. Mas gusto ko yun, syempre. Pero mas maraming advantages din yung kasal kayo sa papel. Kasal ka sa papel, syempre kasal ka sa puso dahil hindi mo naman papakasalan yung taong yun kung hindi mo talaga mahal. Pinagbasehan lang ng pagsasama nyo yung papel, baka hindi tumagal eh. Di ba? Nabasa lang ng konti yung punit na yan eh. You know, so, pero kung ang samahan ninyo is mula sa puso, ang tingin ko eh, mas matatag yun, mas malayo mapupunta. Mas mahalaga yung kasal sa puso. At the end of the day, no one has come from, a lot of people come from broken families kahit paano, to one degree or another. But at the end of the day, again, a promise is a promise. Panindigan mo yan. Siyempre, kasal sa puso. Pero, napaka-importante din yung kasal sa papel because that shows you the power, how deep your commitment is. Kung i-ano mo lang sa papel, walang emotions involved. Ngayon, kung sasabihin mong kasal sa puso, yun ang may tunay na pag-ibig. Mas matimbang, definitely. Sa lahat ng pinagdaanan ko, oo. Oo. And wala pa akong nakikita na nagloko once na hindi na umulit. When I was younger, that would be what I would say. But as you grow older, what's important is for you to be strong and to believe in your love for each other. Advice talaga ng mga pari rin, ano, nung pilitin na magpatawad. Kung nagsisisi at nangangako at makikita mo naman na talagang nagkamali lang, dapat pa rin patawarin. Nagbabago ang kanyang mga habits. Mas mabilis na uminit yung ulo niya sa'yo, parang lagi kanyang hinahanapan ng reason para mag-away kayo or hindi kayo magkita or hindi kanya kausapin sa phone kasi may gusto siya makita ang iba. Yun tayo, siyempre tao tayo, mahirap makontrol kahit sabihin natin na hindi natin pwede ibigin itong tao na ito kasi meron tayong minamahal. Hindi. Try mo kapag sabay yung birthday nila kung sino yung pupuntahan mo. So kung yun yung isa yung pupunta mo, malamang mas mahal mo yung isa. Come on, man. No way, no way, man. You don't love them the same way. You love one because of this, you love one because of that. It's not the same. You choose one. I don't think so. I think you're just fooling yourself if you say that. Sa akin, mahirap yon kasi hindi naman sa pag-iyabang, pero I've always been a one-woman man. Pwedeng magmahal ng ikit pa sa isa, pero hindi nararapat. Ako personally, no. But yes, it's possible to love two people at the same time. Yeah. Mga kapuso, iniimbitahan po namin kayong lahat na manood ng ang dalawang Mrs. Real sa GMA 7. Isang magulong kwento na naman na aabangan natin at hahanapin ang mga sagot. Sana mapaisip po kayo. Lahat ng ginagawa po namin dito sa set, yung cast, yung staff, lahat po to para sa inyo. At sana'y magustuhan ninyo. At sana supportahan nyo at sana po panoorin nyo hanggang sa katapusan. Ang ibigin kay kasalanan, hayaan mo silang ako ay husgahan.